بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ito po ay third time ko dito sa mismong hall na ito. At alhamdulillah, nabigyan ulit ng pagkakataon maging bahagi. But this time, ang program natin ay Islam 360. Mashallah, sa mga hindi aware sa mga terminologies, magtatanong talaga yung 360. Maraming meaning yun eh. Pero sa tingin ko, ito yung 360 degree na pag-ikot. Diba? 360 degree na ang tumutukoy ay pagbabago. Changes, 360. Pero, sabi nila, pag magbabago yung tao, huwag ka daw mag 360, gawin mo lang 180 para talikuran mo yung mali. Sa mga namimiloso po sa terminology. Pero sa atin, ibig sabihin ng 360, complete na ikot. Allahumma, ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa magbabago o nagbabago sa tuwing makakapakinig ng mga bawat paalala mula sa Quran at Sunnah. Amin ya Allah. Bago ako mag-start, meron akong gustong tatlong ipakiusap na kinakailangan talaga ng suporta ng bawat isa. Kahit anong suporta, at least dua. At least dua. Una, 28, 29, 30. Sa susunod na araw, yung gaganapin na back to shape ni Brother Wail, yun ay bagong seminar ng workshop para rather ng connect. Sana mas maraming makarating doon, inshallah. So, open ang registration. At iba ang benefits ng workshop eh, kesa sa lecture. Kung napansin nyo, kung naka-attend kayo ng ilang mga workshop, kasi parang nagkakaroon ka ng commitment sa mga lecturer. Tapos parang may gusto kang gawin, baguhin o gawin sa sarili mo pag ang ina-attendan mo ay workshop. So, yun ang una. Pangalawa, kung nakapanood na kayo, meron tayong programa sa internet, Islam 102. Kailangan natin ng tulong nyo kasi nakita namin na ang laki ng effect nito sa social media. May mga nag-Muslim, nakaka-receive kami ng question ng hindi bababa noon ng 5 questions per 24 hours. Pero ngayon, dumami na at hindi na namin nabubuksan yung iba. Palatandaan, nang dami-daming tao sa loob ng social media at konti yung nagre-respond sa kanila. At yung programa na yun, dinisign natin para ipunin yung kanilang mga tanong, tapos magkaroon tayo ng talk show, itinatanong sa mga chef natin bisita, sa mga ustad natin, at nabibigyan sila ng kasagutan. Ang laki ng positibong nangyayari. Kaya kung magiging part tayo nun, anyways, halimbawa, iduan nyo na lalo pang mag-success yun, o kaya tumulong kayo sa pag-share ng videos, at iba pang mga paraan ng pagtulong since tayo naman ay magkakasama sa loob ng social media. Ewan ko lang sa marami, parang mahina daw internet. Pero meron. Alhamdulillah. And then last, isa pa nangangailangan ng dua. Nagpaplano po kami gumawa ng isang malaking workshop with Connect, of course, sa Manila. Pero bakit ko sinasabi to? Kasi kailangan natin ng paniniwala, support na magagaling sa ating hanay. Kung narinig nyo na yung teaser ng pornography addiction ni Brother Wail, gusto namin tumbuksan sa non-Muslim crowd. Okay, di ba? Non-Muslim crowd ay ipapakita natin sa kanila, bumababa yung moralidad ng tao eh. Gusto natin mag-refresh. So medyo mahirap yung task na yun kasi noon meron tayong towards peace. So madali yun, tayo magkakasama doon towards peace. Pero this time, gusto natin i-open yung dawa sa paraan na nakikita nating mayroong problema sa community. At hindi yun matatanggi dahil yung pornography addiction, isa sa pinakamalaking problema ng kahit saang mga bansa ngayon. No? So, pag nakita nyo yung ating mga announcements sa mga susunod na
panahon, ay inshallah mag-support tayo doon, tapos i-campaign natin, tulungan nyo kami para ma-advertise yun. Inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ang topic na ipinagkaloob sa akin sa hapong ito ay evil eye. Nagtatanong ako kung bakit evil eye. Kasi siguro hindi na pag-uusapan. O kaya merong mga problema sa paligid tungkol sa issue na ito na gustong i-address ng mga organizer. Evil eye. Isa sa problema natin sa evil eye ay wala tayong translation sa Tagalog. Sa Maranong may narinig ako, pero hindi ko alam kung yun ay eksakto. Sino nakakaalam ng translation ng Ain, evil eye, sa ating pambansang wika? Evil eye, Ain. Taas kamay. Wala talaga, no? Wala talaga? Ang pinakamalapit yung sinasabi nilang, ano yun, sister? Evil eye. Sasabihin ko na. Ang pinakamalapit yung sinasabi nilang, usog. Usog. Hindi ko alam sa particular na kinaroroonan natin ngayon dito sa inyong lugar, pero sa Katagalugan, sa Manila, pagkarga mo yung isang bata at ang cute-cute niya, ang taba-taba niya, lahat ng tao tumitingin sa kanya, ay, ang cute. Ang sinasabi ng mga magulang, oh, lawayan, kurafat ito ha, lawayan mo daw para hindi mausog. Lawayan mo para hindi mausog. Pero subhanallah, naghahanap kasi tayo, naka niya, kung ano ibig sabihin. Baka may ibang kahulugan sa wika ng, wala, wala naman. A'udhu billah. Okay, a'udhu billah. Anyway, meron, may kahulugan. Sa Arabic, tinatawag natin ito na Ain. Al-Ain. Yuqalu 'ala ar-rajulu bi'aynihi 'aynan fa huwa 'ain. 'Ain. Ito daw ay sabi ng ating mga scholar, kabilang sa kanila si Ibn al-Qayyim rahimahullah, ang 'ain ay ang pamiminsala ng isang tao sa kanyang kapwa sanghi ng kanyang sobrang pagkainggit o paghanga. Either of the two. 'Ain. May eskola na nagsasabi na wala itong kinalaman sa ayn na mata sa Arabic. Ana, ya'inu. Pero may eskola na nagsabi, nadra, ito rin yung may kinalaman sa paningin. Mamaya makikita natin kung bakit sila nagkaroon ng pagtatalo kung ito yung may kinalaman sa ayn o wala. Sabi ni Ibn al-Qayyim, ang ayn, hiya saham, takhruj min nafsil hasid. Ay para daw itong pana na lumalabas sa isang tao at pumupunta dun sa kanyang tatamaan. Yung kanyang biktima. Minsan tumatama, minsan hindi. Minsan tumatama, minsan hindi. At ito ay mayroong mga binabanggit sa Quran. Kasi mayroong hindi naniniwala dito eh. Okay. Huwag na natin gamitin yung usog o yung evil eye. Mag-stick na lang tayo sa ayn. Arabic. Mas okay. Mas madali intindihin. Walang kasing kahulugan sa ating mga wika. Ayn. Ang sabi sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Bani, La tadkulu min babin wahidin wadkulu min abwabin mutafarriqa wama agna ankum min Allahi min shay innal hukma illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyat tawakkalin mutawakkilun. Si Ya'qub alayhi salam ay mayroong 12 anak. 12 asbat. Nung pagdating nila sa Misr, sa Egypt, ay sabi niya, huwag kayong pumasok ika sa iisang pintuan. Ang sabi ng tafsir, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, kaya daw yung inutos ng kanyang ama, khasyatan min al-ayn. Dahil natatakot siya sa ayn. Natatakot sa ayn. Bakit? Iba itsura nila sa mga taga-Egypt. Masyam.
Baka yung tao, pag may bagong dating sa isang bagong lugar, lahat sila magtitinginan at lalo't labing dalawa sila na makikisig na lalaki. So pag nagsipasok sila doon, lahat ng tao magtitinginan, may ayin na mangyayari. Maaring iba yung isipin ng iba, ito na yung inggit, ito na yung paghanga na makakaapekto sa kanila. Kaya sabi ng kanyang ama, Yaqub alayhi salam, o mga anak, la tadkhulu fi babin wahid. Huwag daw kayo magpumasok ng sabay-sabay sa isang pagpasok sa pintuan. Ibig sabihin, huwag niyong panghalata na dumadag sa kayo o dumarating kayo ng sabay-sabay. Kung babagoy natin sa terminology natin, huwag kayong papansin. Papasok na tayo, walang papansin, walang KSP. Walang KSP. Sige, pasok isa-isa para smooth lang, walang halata. Khashyatan minal ayn. Sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, al-aynu haq. So, totoo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ayn daw ay totoo. Totoo. Meron tinatawag na dalawang uri ng ayn. Dalawang uri ng ayn. Ayn insiya o insaniya, wa hiya allati tasdur min al-bashar. Wa ayn jinniya, wa hiya allati tasdur min al-jin. Sino nakaintindi? Dalawang uri ng ayn. Una, ayn na nanggagaling sa tao. At yung pangalawa, ayn na nanggagaling sa jin. Kung pag-aaralan mo itong mga ayn-ayn na ito, mas lalong nagiging strange yung usapan. Kanina, mga inggit-inggit lang. Ngayon, may kasama ng jin sa usapan natin. Pero tingnan nyo, kung hindi ako nagkakamali, sabi ni yung isang lecture na painggan ko, nasa 8 hadis lang ang naiulat tungkol sa ayn. Ibig sabihin, hindi ito pinag-uusapan ng maraming beses. At sa atin, sa Islam, may weight kung masyado ba siyang binigyan ng attention ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ng mga sahaba. Kasi pag konti lang nila pinag-usapan, ibig sabihin, hindi ganun kalaki yung dapat natin igugol oras sa kanya. Halimbawa, yung qadar. Palagi bang dapat pag-usapan yung qadar? Hindi. Pero yung sala, ilang beses yung sala pinag-usapan sa Quran at Sunnah? Madalas. Ibig sabihin, kung kukumpara mo yung pag-uusap sa qadar at pag-uusap mo sa sunnah, sa sala, mas damihan niyo yung pag-uusap patungkol sa sala dahil nandun yung malaking atensyon ng ating ikabubuti sa pananampalataya. Yang ano panahon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, meron taong tanong ng tanong tungkol sa qadar, qadar, qadar. Pinatawag siya ni Umar, ikaw ba yung tanong ng tungkol sa qadar? Proud siya, yes, ako yun. Kala niya matutuwa sa kanya yung khalifa dahil proud siya, nagtatanong siya sa qadar, talib al-ilm. Yung bala ipinapalo siya ni Umar. Sabi niya, huwag mong pagtanong-tanongin yan. Bida'a yan. Sabi ko sabihin, pagka may paksa sa atin sa Islam na hindi ganun yung epekto niya sa ating komunidad at doon tayo nagiging exaggerated pag-usapan, yun ay maituturing nating hindi kaaya-ayang gawain. Pero ngayon, okay lang na pag-usapan natin yung ayn. Napagkat ito, naniniwala akong may kabutihan sa atin at hindi ito yung napakabihirang pag-usapan nito. Ayn, insiya, sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong dalil na merong ayn nang gagaling sa atin? Alam niyo, worse yung mga binibigay na example pagka minsan . Naniniwala kayo dahil sa ayn, naglalakad lang siya at may nakitang isang malaking building at nung nakita niya yung gumuho yung building. Yun, malakas. So may ayn nang gagaling sa tao. Ang dalil, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung dalawang sahaba, Amir ibn Rabi'a at yaka si Hain'an, si Sahal bin Hanif, ay ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang sahaba na hindi sinasadya, nakita niyang naliligo yung isang sahaba. So parang natanggal yung kanyang damit pang itaas, tapos natulala yung isang sahaba at nakita niya, sabi niya, napaka flawless. Kaya na pa-describe, pero humanga siya, ang puti, ang kinis, walang pekas, wala lahat, wow!
Nung pagkasabi niya, pagkakita niya yun, parang may nangyaring pinsala dun sa sahaba at nalaman to ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alam taktulu ahadukum akha? Sabi niya, pinipinsala niyo ba? Gusto niyo bang mapinsala yung mga kapatid niyo? At nung pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sanhi yun ng inyong ayn. Sanhi yun ng inyong ayn. Of course, hindi tayo nag-aaral ngayong hapon para i-practice yun na meron pala tayong ganung kakayahan. Mamaya, makikita natin kung bakit natin ito pinag-aaralan at anong ibig sabihin nito sa Islam. Pangalawa, al-ayn na jinniya, yung galing sa mga jin. Sa isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, marawa Ummu Salama radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a fi baytiha jariya fi wajhiha saf'a. Sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa bahay ni Ummu Salama, nakakita siya ng isang babae na nag-iiba yung muka. Sabi sa tafsir, yung pag-iiba ng muka, nung nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yung sinabi niya, istarku laha fa inna biha nadra. Nung nakita niyo yung babae na yon, hindi natin ma-explain kung paano nag-iba yung mukha, nag-iba ng kulay. Sinasabi ng ilang mga scholar, nag-iba ng kulay. Nung nakita nila nag-iba ng kulay ng mukha ng babae, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Istarku, gawan niyo ng rukya dahil meron ditong jin na nakapinsala sa kanya ng ayn." Yung jin, kanina pinag-usapan natin yung tao nakaka-ayn. Ngayon yung jin, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nakita niya yung babaeng ito na nag-iba yung kulay ng muka, may jin dito, irukya niya siya. May binanggit na rukya. Maaari tayong pumasok dito. Pero tingnan natin, paano ba talaga ang ayn nakakaapekto sa atin? Paano ang ayn nakakaapekto sa atin? Yajib an na'alam anna al-ayn wa ghayraha la tu'athir illa bi iradati Allah ta'ala wa mashi'atuh. Mga take note ito. Inshallah, naway maintindihan natin. Naway maging baon natin ito para magkaroon talaga tayo ng kaalaman tungkol sa ayn. Sabi ng ating mga ulama, number one, wajib na dapat malaman natin na ang ayn ay walang epekto maliban pa rin kung ito ay naising at pahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi baka mawala doon yung ating paniniwala na nangyayari yung isang bagay na si Allah subhanahu wa ta'ala walang kapahintulutan doon. Okay? Wakad yu'inu al-insan nafsu wakad yu'inu ghayru. Yung tao, maari siyang makagawa ng ayn sa kanyang sarili at sa iba. وَقَدْ يُعِينُ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ وَقَدْ يُصِيبُ الْعَائِنِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَا. Ito, malaking punto to. Ang sabi niya, maari kang makagawa ng ayn, kung ikaw yung ayn, ikaw yung pinanggagalingan ng ayn, sa iba, nang hindi mo naman ninais yon. Hindi mo naman ginusto, pero nagawa mo yung ayn. Inuulit ko tong puntong ito. Nangyayari yung ayn dahil sa matinding, sabi ng mga scholar, nagniningas na pagkaingit mo doon sa isang bagay, sa isang tao. Yung isa naman, nung nangyayari sa sahaba, naniligo, hindi ingit yon, paghanga naman. So either of the two. Pero maaring hindi mo gusto o maaring gusto mo na siya ay napinsala doon sa ginawa mong ayn. Sa pampunto, pwede rin magkaroon ng ayn kahit hindi mo harapang nakikita. Subhanallah. Paano yun? Kaya dito nagkaroon ng ikhtilaf yung mga scholar na ito ba yung ayn na tinatawag nating mga mata o ayn lang dahil sa talagang nagninikas na pagkaingit o paghanga ng tao. Pero ang sahih, ito ay may kinalaman sa ayn dahil ang lahat naman makikita bago mabuo yung nilalaman ng puso. Tama mali? Maliban sa ilang pagkakataon na ikinwento pa lang at nagkaroon na ng ayn, wa'iyadu billah. Kwento pa lang. Subhanallah, alam niyo kung ano yung pinakamalaking epekto ng ayn ngayon sa buhay ng mga tao? Social media. Social media.
Ngayon, kahit hindi mo kilala yung isang tao na nasa Mindanao at ikaw ay nasa Luzon, pwede siyang maapektuhan ng ayn gawa ng social media na ito. Bakit? Dahil sa selfie. Hindi ba't ngayon, ang mga tao bago kumain, pinipicturan? Subhanallah, kung ikaw ay kumakain tatlong beses ang araw at yung tatlong kinain mo ay pinicturan mo sa maghapon, at yung pagkain na yun ay masasarap at napakaganda ng bahay mo sa background mo at pinapartneran mo ng mga masasarap na inumin at nakikita ito ng mga taong halos walang makain sa kanilang pang-araw-araw. At pag nakita nila yun, ano sa tingin mo? Masya Allah, yung mga sister ko, sarap na mga kinakain. Hindi eh. Pero mali rin nung mahirap, meron pa siyang Facebook kaysa sa pagkain. Kung talagang mahirap ka, bakit may panload ka? Bakit ang ganda ng cellphone mo? Di ba? Pero may mali na gagamit ng marami yung social media at itong pag-upload ng sobrang picture. Narinig niyo na yung fake hole Facebook? Wallahi ladim, darating ang panahon, bibigyan tayo ng ating mga ulama ng kumpletong pamantayan hinggil sa paggamit ng social media o Facebook. Sa ngayon, meron. Kaya lang, hindi pa ito nakocompile o nalalagay na curriculum o manhaj at ibibigay sa ating mga eskwelahan. Pero darating ang panahon. Bakit? Kasi itong social media na ito, kasama natin araw-araw. Mayat-maya, oras-oras. Pag-gising, ang marami, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. Kasunod, laklaket. Pag bago matulog, halos gusto mo bago mo mabitawan yung cellphone mo, lobat na at halos nabasa mo na lahat ng nasa wall mo. Ang hirap matulog nang hindi mo, hanggat may nakikita kang bago. Siguro tatlong baba hanggang nando ka na sa pinakababa. Ito na rin yung kanina, pwede na ako matulog. Pero subhanallah, pag nag-aaral tayo sa topic natin, ayn, takot na takot tayong ma-ayn. Totoo, yun ang mararamdaman mo pag binabasa mo eh. Kung titingnan natin, Yaakob alayhis salam, ayaw na ma-ayn yung kanyang mga anak, kaya huwag kayong KSP, dahan-dahan ang pasok. Pero tayo hindi. Bagong relos, picturean, upload. Bagong kurtina, picture, upload. Pagkain, lahat, hijab, abaya, lahat. Lahat gusto natin makita ng lahat. Para ano? Para ano ba? Nagkakamali talaga tayo sa ginagawa natin sa social media tapos dadating tayo sa doktrina ng ayn o sa katuruan ng ayn. Nagkakamali talaga tayo. Meron pang ang tungkol dito sa ayn. Pumapasok sa mga iba't ibang khurafat. Yung mga maling paniniwala o tradisyon. Na dahil mali yung pundasyon ng iyong kaalaman sa ayn, baka magkaroon ka rin ng maling gawa. Tulad ng binigay ko example kanina, papadilaan daw para hindi masusog yung bata. Pero kahit mag-isip ka ng mag-isip ng hapon, mag-isip ka ng math, science, algebra, anong kinalaman ng laway ko sa tiyan ng bata para siya ay hindi maapektuhan ng aking ayn? Wala eh. May sinasabi para hindi ka mag-ayn, mag-ilamos ka ng may halong buhangin, ipahit mo sa mukha mo, para kahit anong tingin nila sa'yo, ay hindi ka maapektuhan ng ayn. Saudi Arabia, usong-uso yung Masha Allah sa sasakyan. Masha Allah, di ba? Bakit? Nagaganda ng sasakyan eh. Pagkita mo doon at nakita mo sa likod, nagagandahan ka. Pero bandang huli, pagtalikod ng sasakyan, makikita Masha Allah. Kung wala yung Masha Allah, masama yung masasabi mo. Wow, ganda na sasakyan ito, mapangga ka sana. Pero dahil may Masha Allah, pag tingin mo doon, Masha Allah. Bahay, pag maganda, nilalagyan nilang Masha Allah. Kasi tama, mamaya madadaanan natin, isa sa pag-iwas ng ayn, ng ayn at ng yung ma-ayn at nung nang-ayn, ay gumamit ng pagbigkas ng dikir o pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero may mga khurafat sa likod. Pagka walang tamang kaalaman, merong mga maling paniniwala sa ninang ayn. At ang gamot sa ayn ng jin ay rukya. Ano yung rukya? Gusto ko mag-pause dito. May rukya tayong tinatawag.
Alam yung fi'lul ismu fa'il? Fa'ala, fa'il. Dhahaba, dhahib. Yung nilalagyan ng alif sa gitna para siya yung maging doer. Makakarinig ba kayo? Fa'ala, fa'il. Alam nyo, pagka halimbawa, dhahaba, dhahaba Ahmad, pumunta si Ahmad. So, verb yung dhahaba. Pag ginawa mong dhahib, nagiging ano yun? Noun na, ismu fa'il. Ahmad dahibun. Si Ahmad ay yung pumupunta, nagiging doer na yung dahib. Yung rukya, irtaka at isterka, raka, yarka. Okay? Yung rukya. By the way, yung rukya, spiritual healing. Mamaya, puntahan pa natin yung mas malawak na definition. Spiritual healing, rukya. Alam niyo kung ano ang ismu fa'il ng rukya, yung doer niya? Raki. Ganda, di ba? Raki. Parang boksingero. Rukya, Raki. Sa isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng isang sahaba, ayyukum man ra'a al-qawaqib al-bariha. Sabi niya, sino sa inyo nakakita ng bulalakaw kagabi? Sabi ng isang sahaba, nakita ko. Dahil ludigto, dahil, pero tingnan niya, may magandang sinabi. Nakita ko, pero lam akun fis salah. Kasi gabi na yun, kalagitnaan na ng gabi, sinabi niya, nakita ko, pero wag mong isipin nagsasala ko, ha? Kasi yung sahaba, balik tayo sa kwento. So yung sahaba na ito, mga nag-uusap, yung isang sahaba na nakita ng bulalakaw kagabi, at tinatanong niya yung mga tao, yung mga sahaba. Sabi niya, ayyakum ra'al al-kawkab al-bariha. Sabi nung isa, sumagot siya, nakita ko. Pero lam akun fis salah, inunahan niya na. Kasi ayaw nilang malalagay sa riya yung kanilang mga ginagawa. Kaling, no? Pero yung iba, pagka pinag-uusapan yung gabi, oh, kagabi may ganito nangyari, may jeep, may baka. Oh, nagsasala ko kagabi. Haba na sala ko, eh. Baka rin binabasa ko. Ano kayo nasabihin mo? Pero yung mga sahaba, lam akun fis salah. Huwag mong isipin, nagsasala ko. Ibig niya lang sabihin, ganun sila magprotekta na huwag sila malalagay sa riya. Okay? Sabi niya, kaya ako gising, ludit, tinuklaw ako. Tinuklaw. Ng ahas, o ng anumang insekto, hindi binanggit. O, ano ginawa mo? Sabi niya, nagrukya ako. Rukya. Ang rukya, dalawa. Isang mashru at ghair mashru. Yung pinag-utos at pinagbabawal. At ang pinag-uutos, yun ang paggamit ng salita ni Allah, o kalamullah, o Quran. The rest, bawal na. The rest, bawal na. Wala kang tinatali dyan, wala kang binidikdik na kung anumang halaman, tatampal mo dito, o kaya pala. Wala. Ang rukya, ang mashru, ang paggamit ng salita ni Allah sa iyong karamdaman. Kahit sugat. Kahit sugat, kahit sugat. May sugat ka. Ayaw mo lagyan ng banit, ayaw mo lagyan ng alcohol. Anong ginawa mo? Rukya, pinasahan mo ng Quran, pwede yun, pwede yun. Sapagkat ang salita ni Allah, ang Quran, ipinababa siya upang maging lunas o gamot. Okay? Kaya lang itong sahaba na to, nung narinig niya rukya, sabi niya, kad ahsana ma intaha. Sabi niya, okay yan ha, rukya. Kaya lang may narinig akong hadis eh. Kita niyo yung mga sahaba nagbibigay ng hadis noong panahon nila. Nagbibigay ng hadis kung tama ba o mali yung ginagawa. Malaking lesson, di ba? Tayo hindi. So pagkabigay niya yun, nagrukya siya, sabi niya, narinig ko kasi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagsabi siya na pwedeng magrukya sa mga ganitong karamdaman. So sabi nitong sahabang ito, meron kasi ko narinig din mula sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, so nagtatalo sila. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang mahabang hadis sa Isra wal Mi'raj, na siya ay pumunta doon sa langit at ipinakita sa kanya ni Jibril alayhi salam ang umma ni Nuh alayhi salam. Sabi niya, 10, 11 kasama niya, napakakonti. At meron ding nabi na pinakita sa kanya na ang kasama ay 2 tao. At meron ding nabi na ang pinakita sa kanya na walang kasama. So para sa mga nagdadawa, isipin nyo, merong nabi na walang nakasamang nagtagumpay sa kanya, sa kanyang pagdadawa. Meron. Nabi. At idrawali sawadun azim. Sabi ng hadis,
At ipinakita sa akin ang nangangapal na maitim na mga tao at kasama nila ang kanilang propeta. Pero sabi ng propeta ng salasalam, yan ba ang umma ko? Dananto annahu ummati. Sabi ni Jibril alayhi salam, hindi. Yan si Musa wa qaumuhu. Yan daw si Musa at kanyang mga tao. At may pinakita na naman na napakaraming tao nangangapal sa itim. At sabi ni Jibril alayhi salam, ya Muhammad, hada ummato. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yan ang umma mo. Masyaallah. Ang umma ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, kabilang o pinaka marami sa araw ng paghukom. Pagkasabi nito ni Jibril alayhi salam, sabi niya, kasama sa umma mo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 70,000 yadkhulun al-janna bighayri hisab wala adab. Subhanallah. Muhammad, diyan sa napakakapal mo na umma na yan, kasama diyan ang 70,000 na papasok sa paraiso ng walang parusa at napakagaang na paglilitis. Allahumma ja'alna minhum. Kasama diyan. At umalis na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pag alis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito na yung mga sahaba. Sino kaya yun? Sabi ng isa, baka sila yung wulidu fil Islam. Baka sila yung mga pinanganak na mga Muslim, hindi na dumaan sa shirk. Gandang punto yun. Karramallahu wujuhuhum. Ginawang marangal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga katauhan, pagmumuka, dahil sa hindi nila pagdaan sa shirk. Pero sabi ng isa hindi. Baka sila yung sahibu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Baka sila yung mga nakasama ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kung kayo tatanungin, anong aadyo? Sino kaya sila? Baka sila pag nag-post, maraming nagla-like. Hindi kasama yun. Kapag. Sino sila? Pwede mong i-add, balik, baka sila yung mga balik Islam, iniwan yung kanilang reliyon. Hanggang nagtatalo-talo sila kung sino yung 70,000 na ang paraan ng pagpasok sa paraiso, bila hisab, wala adab, walang parusa at may magaang lamang na paglilitis. Napakagaang. Subhanallah. Sino yun? Hanggang sa nagtatalo-talo na sila, bumalik ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto niyo malaman kung sino sila? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, humul ladina la yastarqun, wala yatatayyarun, wala yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sabi nung isa, ang una niyang binanggit, sila ang may apat na katangian na ito. Sila yung mga hindi nagparukya. Nakita niyo na kung ba't nagtatalo sila kanina? Sila ay kayong mga hindi nagparukya. At hindi nagpagamot, layak tawon. Wala yakapayarun, daanan natin ng konti. At hindi sila mahilig sa mga pamahiin. Wa ala rabbihim yatawakkalun. At sa kanlang Panginoon ay buo ang kanlang pagtitiwala. Apat na katangian. So, ibig sabihin, yung isang sahaba may dalil na pwede ang rukya. Ito namang isang sahaba may dalil din na pwede ang rukya, pero hindi ka kasama sa 70,000. Kasi para pang sinasabi sa 70,000, pag nagparukya ka, ay hindi ka na, o nakagawa ka pala ng masama, rather. Bakit? Kasi hindi ka kasali sa 70,000 eh. Pero anong malinaw? Anong hukom? Sabi Imam Abdul Wahab, rahimahullah, magkaiba ang irtika sa istirqa. Lahat tayo pwede magrukya. Kaya lang magkaiba daw yung nagrurukya ka sa sarili mo o kaya tatawag ka pa ng iba para magrukya. Anong pinagkaiba? Halimbawa, meron kang karamdaman, masakit dito. Pag nagrukya ka, ang ginagamit mo sa iba. Pag tumawag ka pa ng ibang tao, para bang iniisip mo, mas magaling kasi yun eh. Humihingi ka ng extra baraka dun sa taong gagawa na yon at nababawasan yung pagtitiwala mo kay Allah na sa kanya lamang nagagaling ang lunas. Nakanya kung ano po ito? Halimbawa, sikat na sikat magbasa ng Quran. Masyala, tajwid, tama, 100%. Baraka. Kaysa ako magbasa dito. Masyala. Bakit? Mas malaki chance ang bumalik sa kanya eh. So, ibig sabihin, ang lunas sa nakataya ngayon. Sa salita ni Allah o sa paraan niyo ng pagbasa ng Quran. You see? Oo,
siyempre, sa salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yun nakabase, kaya lang nababawasan dahil siya yung magsasagawa. Ibinabato mo yung konting pagtitiwala mo sa kanya. So yun ang problema ng rukya, Mr. Cop. Pero pwede yun, dapat tumarukya. Pwede yun kung kaya mong igarantiya na ang iyong pagtitiwala ay hindi nababawasan kay Allah. Maniwala kayo sa Saudi Arabia, may nabibiling ganito, ang halaga 100 riyals, 1,000 pesos. Bakit? Nakalagay dyan sa level, binasahan ito ng Quran ni Imam, bla 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 bla. Sa Imam ng ganito. Sige, dahil nabasahan ito ng Quran na Imam na sikat, 100 riyals na siya. At pag pinainom mo ito sa anak mo na may sakit, 100% na ganito. Bumili na kayo na... Nakita niyo kung ano diferensya? Tubig to. Sino nagpapagaling? Si Allah. Kanya lang dahil sa nababawasan yung ating pagtitiwala kay Allah, ibinibigay natin yung ilang pagtitiwala doon sa gumagawa ng rukya. Kaya naman sa hadis kayo ng propeta ng salam, pag magpapagawa kayo ng rukya o magrurukya kayo, siguraduhin niyo na yung lunas hinihingi niyo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, yaktawun. Ang yaktawon ay cauterizing. Yung lumang paraan nila ng paggagamot na pag may sugat ka, iniinit nila yung bakal at nagbabaga yon at idinidikit nila sa sugat mo kahit na mapasok ka pero na-disinfect yun. So scientific yun. Pero ibig sabihin sa hadis na ito, tinalakay ng ating mga ulama, pwede ba o hindi magpagamot? So mahabang usapan to, Ar-Rajim, Allahu A'lam, pinapahintulutan tayo ng Islam na magpagamot. Kaya lang, again, yung ayaw magpagamot, pwede, by the way. May mga scholar na susuportahan ka, mga ulama, na pag ayaw mo magpagamot, bakit? Tawakkal ala Allah, pwede. Pero hindi natin pinapayo yun, siyempre. Dahil lahat malaya na kumuha ng kanlang lunas. So in short, pwedeng magpagamot, kaya lang, ang pinapaalala natin ulit dito, paggagaling ka, saan ba nanggagaling yung lunas? Nababawasan na naman yung pagtitiwala mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, pag sumakit ngipin mo, ano yung isipin mo? Una mong iisipin rather, si Allah o Paul Stan? Ay, sakit ah. Problema ang Paul Stan? Yung dikil, darating na yung dikil na yung sa'yo, pag sobrang sakit na at nagmumulmul ka na sa gabi niya, Allah, Astagfirullah, Alhamdulillah, Ya Aziz, Ya Kawi. Lahat sasabihin mo kasi sobrang sakit na sa gabi. Pero yung una, constant. Again, pwede magpagamot? Pwede. Kaya lang ano nakataya? At tawakul. Yung tiwala ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yung isa doon, yung second to the last, humun na din ang layak o payarun. Yung payar, galing sa salitang ibon. Ang ibig sabihin niya ay ibon, payar. Kasi mga Arab, ang tawag nila sa pamahiin ay tapayur. Ibinabase nila yung mga mangyayari sa mga makikita nilang ibon. Halimbawa, alis tayo, pupunta tayo, mag-inegosyo tayo, at may nakita silang lumipad na ibong itim, malas ngayon. Huwag muna tayong mga mag-negosyo. Bakit? Itim din, no? Pero kung meron dumako na ibon sa puno, tapos dumimi siya, pag dumi niya, sakto sa baso, shoot. Wow! Ngayon talaga, swerte talaga. Makakapag-asawa kayo ngayon. Ayan, no? Ebidensya. Alam niya, talamak sa ating kapaligiran yung masyadong paniniwala sa pamahiin. Pero hindi natin alam, shirk to. Alam niyo yung pera sa mga nagninegosyo? Yung buwena mano daw? Pagkuha nila ng buwena mano, gawin nila yung pera sa kalinda. Pero saan galing to? Bakit? Saan galing ito? Tinuro na Rasulullah? Natingin nyo, gagawin niya ng propeta ng salasalan? Kung paswerte daw. Aung billahi. Alam niyo yung pusa, yung mga ganyan? Eto, babateryahan mo. May pinabateryahan, meron hindi. Weight balance lang.
Pero pag binateriyahan mo, mas madalas siya kumuway, mas maraming tatawagin ko sa iyo. Pag sa kaliwa, nilalagay naman yun sa sasakyan para hindi ka ma-aksidente. A'udhu billah. Isang negosyante, naniniwala kay Allah, dua ng dua, Ya Allah, pagpalaan mo yung negosyo ko, Ya Allah, bigyan mo ng baraka, Ya Allah, Ya Allah. Hindi na siya, pero konti, sapat lang. Pagtingin niya doon sa katabi niya, ang daming bumibili. Ang daming bumibili sa'yo. Meron kasi ito nito, yung palaka na meron. Pag meron yan, ang daming bibili, subukan mo. So, sinubukan niya. Nagdua siya kay Allah, Ya Allah, tulungan mo yung negosyo ko. Pero the next day, dahil sa pagkakaroon niyo noon, nadagdagan ng konti yung kanyang paninde. No, okay yung binigay mo, ano pa meron kanya? Binigyan pa siya ng kung ano-ano, may mga mahaba galbas, may mga pusa, may mga kung ano-anong hayop nandun na sa paligid niya. At kada dagdag niya doon, nadadagdagan yung kanyang negosyo. Sumisigla yung kanyang negosyo. Bandang huli, si Allah, papapabayaan nila. Hindi ba ganun? So kung effective itong mga pusa, itong mga daga, itong mga palaka, magkatatawag kay Allah. Wallahi, yun ang ginagawa ng pamahiin sa mga negosyante. Nilalayo kanila kay Allah. Dahil dito, pag naging epektibo ito, dito ka nalang mananalig at wala na yung tawakul mo pagtitiwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kita nyo, humul ladina la yastarkun. Hindi sila nagpaparukya. Wala yung papayarum. Hindi naniniwala sa pamahiin at tama yung kanilang laman ng puso, yung intention nila sa tuwing sila yung papagamot at yung huling-huli na pinagsama itong tatlong ito, wa ala rabbihim yatawakkalun. At ganap, kumpleto yung kanilang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sinabi ko ni Allah subhanahu wa ta'ala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino yung 70,000, so lahat ng sahaba parang tuwan-tuwa, mashallah. Isipin nyo, good news, di ba? Bushra. Kung gusto mo mapabilang 70,000, ito. Ito yung guide. Gawin nyo itong apat na ito. Nung narinig nyo ng isang sahaba, si Ukasha radiyallahu anhu, sabi niya, Ya Rasulullah, pwede bang magdua ka na isama ko doon sa 70,000? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, kasama ka sa kanila, ya Ukasha. At nagdua ulit yung isa, nagsabi, Ya Rasulullah, pwede bang magdua ka na isama rin ako? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa baka kabiha ko, Ukasha. Naunahan ka na ni Ukasha. Nasundan niyo ako? Naunahan ka na ni Ukasha sa 70,000. Ibig sabihin ba, puno na yung 70,000? Sabi ng ating mga scholar, hindi. Kaya lang, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na naunahan ka na ni Ukasha magpadua dahil kung dudua kita, dudua ko siya, lahat tayo hindi na naman masusunod yung pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadis ay tungkol sa pagtitiwala. At naniniwala ako na tungkol dito, nakakagawa tayo ng maraming paglabag dahil sa kawalan ng pagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Nalalabag ka sa negosyo, nalalabag mo yung tungkol sa doktrina ng ayn. Bakit? Dahil nagkukulang tayo sa pagtitiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lastly, meron akong babasahin dito, ito yung mga al-wajib nahwa al-a'in o al-mu'in. Ito yung mga pinapayo sa atin ng mga scholar para daw maiwasan natin yung tayo ay maka-ayn at tayo yung ma-ayn. Okay? Ang una dito, at ta'awud billahi min syarril hasid wa qira'atul mu'awwadati. Ang unang-una talaga dito, ang pagpapakukob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng uri ng inggit na nasa paligid natin. Subhanallah. Wa qira'atul mu'awwadati. At yung madalas na pagbasa ng dalawang kul. Wala a'udhu birabbil falaq, wala a'udhu birabbin nas. Yun ang number one. Sapagkat hindi mangyayari kahit na gano'ng pakalaki ang inggit ng isang tao, hindi makakapinsala ng iba maliban sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So palagian, a'udhu billah. Ito yung sinasabi natin, nagpapakukup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga hasid na ito. Mula sa mga masasamang laman ng kanilang puso na ang intensyon ay makapinsala sa atin. At ingatan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay nagbabasa ng mu'awwadatain sa mga pagkatapos ng sala at bago matulog. Parang naghuming kay Allah subhanahu wa ta'ala ng karagdagang proteksyon at lalo ngayon sa dinabi namin ng mga makakapinsala sa atin dahil sa ayin. Pangalawa, at du'a
bil baraka ida ra'a al mar ma yujibuhu. Subhanallah. Ang dua daw ng baraka pag nakakita ka ng hinangaan mo yung isang tao na meron siyang isang o gamit o anumang kinahangaan mo doon. Para mawala yung ano? Yung hasad. Halimbawa, nakita mo yung bahay, sasakyan, cellphone. Nung nakita mo, sa halip na ikaw ay maiinggit, ang dinudoa mo, Ya Allah, Masya Allah, biya ka pa ni Allah ta sa bagay na yan, sa gamit na yan. Mas maganda yun. Sa tingin nakakita ka sa paligid mo ng mga bagay, ay nagdudoa kay Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kang maiinggit doon at biyayaan pa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa magandang bagay. Diba sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung tunay yung pagmamahal mo sa iyong kapatid, kailangan naisin mo sa kanya yung nais mo sa iyo sarili. Kasunod, as-sabru 'ala al-'a'in wa 'adamu ta'arrud lahu. Yung pagtitiis daw. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah. So sabi ng Propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw ay napinsala ng isang ayin at pinagtiisan mo yon, ay tiyak na darating sa iyo ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para bang pag naging biktima ka ng ayin, alam mo, may malaki, may maliit, may napinsala sa'yo, napunit yung damit mo, nalaglag yung cellphone mo, sumemplang ka sa bisikleta, and so on and so forth. Ang tendency kasi nito, gusto mong gaganti. Maghahanap ka na magpaggagantihan nito, at dahil din yun dun sa silakbo ng iyong damdamin, at pwedeng ma-perbisyo mo rin yung mga taong pinagbibintangan mo na sanghinang ayin sa'yo. Pero kung gusto niyo talaga mawala yung ayin at hindi ka makapinsala nito, tingnan niyo, kung tatalinuhan natin, ang sabi ng ating mga ulama, as-sabru ala al-ayin. Ay pagtiisan mo yan at magdua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka patungkol doon. Al-ihsan ila man urifat isabatuhu bil-ayin, ka-ihsan al-gani ila al-faqir. Ayaw mo maka-ayin o ayaw mo ma-ayin? Halimbawa, ikaw ay mayaman, mahalin mo yung mahihirap. Mahalin mo yung mahirap at sa ganung paraan, nawawala yung inggitan sa pagitan ninyo. Pag nawala yung inggitan sa pagitan ninyo, nagiging ligtas tayo sa o ang komunidad sa ayin. Taqwallah, ikhlas, at ano pa mang lahat ng narito, i-end ko dito sa isang bullet dito, ang sinabi, al-isti'ana ala qada'il hawa'ij bis-sirri wal-kitman, na kung saan natalakay natin kanina, ang pinakamainam talaga, pag meron kang biyaya na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung hindi mo ito masyadong ipinagmamalaki at pinagmamayabang sapagkat hindi natin nakokontrol ang damdamin ng mga nakakakita dito. So kung isasummarize natin lahat ng ating pinag-usapan, ang ayin ay nagiging sanhi, ang sanhi ng ayin ay ang pagkaingit ng tao sa madalas na pagkakataon at sa ilang pagkakataon ay ang kanlang paghanga. So kung hindi nakikita ng tao itong mga magagarbong pagamitan o kaya kung anumang meron ka na biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, makita man nila ay maiisip nila na hindi mo sinasadya dahil hindi mo naman pinagmamalaki. Yun ang pinakamahusay at mainam na paraan upang tayo ay makaiwas sa mga ganitong kapagaganapan o pangyayari tungkol sa ay. So inshallah, dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na meron tayong natutunan doon sa ilang mga sandaling pag-uusap natin. Magpakupot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ma-resolve natin yung ating mga nagagawang pagkakamali. I'm sure lahat tayo guilty pag pinag-usapan yung ay. At maaring may na-ayin tayo ng hindi natin alam at maaring na-ayin tayo sa ilang mga pagkakataon at gusto natin itong tanggalin sa ating komunidad. Al-aynu haq. Ang ayin ay katotohanan at ito ay hindi iniwan ng ating reliyon. Binigyan tayo ng sapat na kaalaman dito.
Pero higit sa lahat, mananaig pa rin yung pagtitiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lastly, isang ayah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayyul fariqayni ahakku bil aman. Ano sa dalawa ang mas higit na may karapatan sa kapayapaan? Sinabi ito ni Ibrahim alayhi salam. Bakit? Kasi yung mga mushrik nung panahon niya, nung pinagpuputol niya yung ulo ng mga ribulto, tinakot siya ng mga mushrik, Abraham, bakit mo ito ginawa sa aming mga Diyos-Diyosan? Ang sabi ni Ibrahim alayhi salam, sino ba sa atin ang mas dapat matakot? Kayo na sumasamba sa Diyos-Diyosan, na hindi naman tayo kaya pinsalain niya, Madam yunazil bihi alaykum sultana, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba't niyo ako tinatakot dyan sa ribulto na pipinsalain ako niyan? Hindi tayo kayang gawan ng kasamaan niyan. At hindi rin tayo kayang gawan ng kabutihan niyan. Madam yunazil bihi alaykum sultana, ayyul fariqayni, sino sa atin ang dapat matakot samantalang ako'y naniniwala sa tunay at tanging nag-iisang Diyos? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu, silang mga nanampalataya, walam yalbasu imanahum bidhulmin, at hindi nila hinaluan, tingnan niyo to, ng pandaraya ang kanilang pananampalataya ba yun? Silang mga nanampalataya, walang yalbaso, libas, damit. At hindi nila dinamitan ng pandaraya ang kanilang pananampalataya. Totoo sila kay Allah, totoo sila sa pagtupad ng kanilang, totoo sila sa kanilang mga anituntunin kay Allah subhanahu wa ta'ala at sariliyong Islam. Ulai ka na humul aman sa kanila daw itong kapayapaan wa hum muhtadun, at sila yung mga nagtatangan ng gabay. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.